dito po naman sa Pasay, kami ay talagang patuloy, daily kami nagmo-monitor ng mga kaganapan po sa lungsod ng Pasay. Meron po kaming 30 PUMs at mula pa yan kahapon at hindi pa nadadagdagan sa awa ng ating Panginoon. Persons under monitoring, nandiyan lang po sila sa bahay-bahay nila kasi po nag-abroad. Nag-abroad, kaya syempre nagsiself-quarantine sila at habang nagsiself-quarantine, minomonitor po ng ating mga staff ng City Health Office at ng ating BHERTS, yung Barangay Health Emergency Response Team. Merong 11 persons under investigation. Kinoconfine sa ating ospital sa lungsod ng Pasay. Isa lang doon ang taga-Pasay. Meron po tayong confirm na merong COVID na tatlong pasyente. Gumaling na ang isa. Nagpapasalamat po ako sa buong konseho, sa pamuno ni Vice Mayor Boyet na nadali-dali rin naman po silang tumugon sa aking panawagan. Nagpasa po ng resolution regarding the state of calamity para po mapabilis ang mga proseso at maibigay namin ang pangangailangan ng ating mga mamamayan. Inausap ko po ang mga mall managers, tinawag ko po sila for a meeting. Sila naman po ay nakisali na talagang sasaran din nila ang kanilang mga malls. Pwera lang po dun sa mga pharmacies or drugstores, yung mga nagbibigay ng medical services, yung bank services po, at yung mga supermarkets, groceries, and restaurants na merong delivery services. Hindi pwedeng order, kakain, bili lang, uwi, take out. Nagkasundo ang mga Metro Manila mayors, nagagawin po namin ang aming curfew at pinagbutuan po ito mula alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Mandato sa amin, yung Dream Council, at ng lahat ng barangay na magkaroon po kami ng Barangay Isolation Unit. Dito naman sa aming lungsod, talagang thickly populated, katulong ang ating mga department heads gumawa na ng solusyon para sa mga talagang matataong lugar na talagang kaliliit at wala na talagang paglalagyan ng mga BIUs, Barangay Isolation Units. Gumawa po ako ng Community Isolation Units. Isa po ay ang Burgos Elementary School na malapit sa Pasay City General Hospital. Isa sa Cuneta Astrodome, meron din po sa sports complex. Tapos po, yung mga facilities ng aming lokal na pamahalaan. After our local facilities, bababa na kami sa mga barangays. Gusto ko pong linawin sa mga lahat ng nanonood na ito ay talagang paghahanda lamang. Sa Pasay, 30 lang talaga ang kaso ng PUMs. Mula pa noong February 6, naumpisahan na natin ang pagbibigay ng mga EOs kung paano kukombatin po itong virus na to. Pinakausapan natin lahat ng establishments sa lahat ng mga may electronic billboards. Pinapalabas na pinapalabas ang kung paano ang pag-iingat at kung ano ang dapat nating gawin. Katulad ngayon, yung ating social distancing, talagang kitang-kita po yan. Maganda ang resulta sa Pasay. Wala pa pong namamatay at gumagaling pa ang ating mga mamamayan. Kaya nag-self or home quarantine. Kaya ito po paglalagay ng mga barangay isolation units, mandatory po talaga yan. Buong Pasay, ang aming iba't ibang fire truck ay pinaikot ko na po upang mag-sanitize at disinfect ng buong mga barangay. Sabay-sabay po yan ginagawa ngayon. Sa aking minimal na taga-Pasay, natapat pong pinaglilingkuran. Meron tayong nilalaban ng virus ng COVID. Huwag po tayong matatakot. Mag-stay na lang po tayo sa loob ng bahay natin. Pinakamainam po na manatili sa loob ng tahanan. Maintain social distancing and personal hygiene. Di po yan gumagalaw. Ang mga tao ang gumagalaw. Sundin po natin ang mga ini-instruct ng ating national government, local government, na iba't ibang procedures dahil ito po ay pinag-aralan mabuti. Kasama ko ngayon si Sir Tanawan. Sir, sa ngayon po isasagawa itong meeting na ito, pagbobomba,
para ma-disinfect po yung kapaligiran ng buong Pasay. So malinaw, ang trabaho ngayon ng ating mga firemans ay hindi lang po magpatay ng sunog, kundi ito rin, no? Opo, opo. Kasali na po yung paglilinis natin sa mga kapaligiran para po hindi na po lumala yung ating naranasan ngayong crisis sa ating bansa. Napaka-supportive po talaga ni Mayor. Lahat po ng kailangan sa laban na to ay kanya pong binibigay. Kamusta po? Balik tayo doon sa fire prevention man. Baka nalilimutan natin yung situation. Kamusta po rito sa Pasay? Sa ngayon po, epektibo po yung ating kampanya laban sa sunog. Wala na pong gaanong sunog ngayong buwan na to. Ngayon, ano po gagawin ninyo dito, sir? Anong gawing tulong dito ng mga tauhan ng BFP? Itong laban na to, hindi lang po natin laban, hindi lang po laban ng local government unit sa pamumuno ni Mayor Amy Calixtrobiano, kundi ito po yung laban nating lahat ng buong Pilipino. Sana po magtulungan po tayo. Sa Pasay po, bawal ang baso. Huwag po tayong basta-basta maniniwala, magpo-post at mag-share na mga fake news na wala naman talagang basehan. Manalangin sa ating pong may kapal na sana matapos na po ang COVID na ito. Ano man po ang aming mapaglilingkod sa inyo, nakabukas po ang aming tanggapan upang sumuporta sa abot ng aming makakayanan. Ito ang inyong lingkod, Emmy Calixtrobiano. Nakikita nyo, nakakausap nyo, kasama nyo. At tapat kayong pinaglilingkuran. Emmy Calixtrobiano, nagmamahal sa inyo. Para sa Pasay, tapat kayong pinaglilingkuran.